Good morning po sa ating lahat. Good morning, good morning. Pwede po bang kamayan nyo lang po ang inyong katabi and just say, I'm glad na ikaw ang katabi ko ngayon. Yan. Bless God. Bless God. And those who are watching us online, maraming salamat po for liking, sharing, and joining us on this live stream. Tayo po ay live stream on Facebook and YouTube. And also, we would like to welcome, no, mamaya po kasi ay volunteers kick-off, no, welcome party. Palakpakan naman po natin ang Diyos para sa ating mga volunteers. Yan. Maraming salamat po for your heart to serve. I know, mamaya po sa welcome party nyo, papakainin daw po kayo ng apoy. Yun po ata ang balita ko, no? So we'll just want to make you see and welcome you on the ministry na ginagawa ng Panginoon here at Rain M. And today, tayo po ay tatapusin na po natin tong series na tong When Life Hurts. Sino po dito nasaktan all throughout the series? No, all throughout, yung simula pa nung 7, no, tuloy-tuloy ata ang puro pasakit na mga preachings, no. Pag masanay na po kayo, ganun po talaga ang buhay, no, dahil ang katotohanan ng Panginoon ay masakit. But again, our job or our goal is not to really masaktan kayo, kundi makita po natin yung healing promises of God with all the hurts na ating meron po tayo, no. Ng Panginoon, maraming offenses kang mararanasan dito sa mundo na to because it is unavoidable, inevitable. But the Lord is promising us na hindi yan ang gusto niya para sa'yo. Gusto niya sa atin that you became whole, that you became healed. Kaya nga po, on this last po natin, conclusion po natin on this when life hurts, I want to teach you something, no, an art, kung paano mo po ba mapagtatagumpayan any kind of hurt na meron ka. So, ang title po ng ating pag-uusapan natin ngayon is Hurl Your Hurts. Yan, ha? Hindi curl your hurts, ha? Hurl your hurts. Itapon mo ang iyong hurts. Most of the hurts po kasi natin, no, kaya po siya nag-explode at mas lalong nagmumultiply yung hurts natin is because kinikimkim mo masyado. Masyado mong inaalagaan, binebaby mo. O yung iba pa, yung hurts sometimes, no, akala natin, okay na yan, palipas na natin, itulog ko na lang, and then wala na yan kinabukasan. Yun ang akala mo. Pero yung mga hurts natin, na i-store po talaga siya on our soul, on our mind. Kaya nga po kayo minsan nagtataka, bakit naging ganito ka nung naging rebelde? Ang bait-bait nung bata, naging rebelde nung teenager na. Bakit? Merong hurts na hindi na-address during the childhood. So, ang hurts po, lagi po yung nandyan. Nakatanim po yan sa atin. So dapat matuto po tayong i-address siya. And this time, ang tuturo po natin, paano i-address ng tama ang hurts mo. So I am saying to you na the best way for you to handle your hurts and to manage your hurt is to hurl your hurts. Itapon mo siya. Okay? Pero ano po bang itapon? Itapon sa katabi mo? Hindi po. Pag-usapan po natin yan. But first, bago tayo pumunta dun sa tapunan ng hurts, gusto ko po munang maintindihan natin ang root cause ng hurt. Saan nga po ba nag-umpisa o sa ano po ba ang pinag-uugatan ng lahat ng mga sakit natin, pasakit sa buhay? Kaaway po, si Lucifer po. Hindi po, ha? Wag po munang pag-usapan si Lucifer. Minsan ang mga Christian, masyadong demonize ata ang utak. Lahat ng problema ay puro si Lucifer, ang si Satan ang pinag-uusapan, no? Pero ito po, ha, the root cause of hurt, ito pong word na to, kakaingat po kayo dito, ha? Ito po siya, ha? Yung word na yan, deserve. Ayan. Yan po ang root cause ng lahat ng hurts natin. Tingnan mo po ito, ha? Bakit ka nasaktan? Because you think you deserve to be treated the other way around. Bakit ka nasaktan? Pinapalipat ka ng asher. Because you said, I deserve this shit. Nung isang linggo ko pa siya pinareserve. I deserve this. Okay? Bakit ka nasaktan? Bakit ka nasaktan? Magulang po, hindi ako pinag-aral sa Ateneo. Oh, nasaktan ka kasi you think you deserve to be at Ateneo. Kaya tayo nasasaktan because there is this thinking in us that I deserve. Bakit ka nasaktan sa Panginoon? Eh, kasi I deserve to be blessed by God. Eh, hindi niya ginagawa.
nasasaktan ka ngayon. Because there is in us a longing, a pang in our spirit that says, I deserve something else. I deserve to be loved. Eh, hindi ginawa sa'yo, nasaktan ka tuloy. Because of that thinking, again po, hindi po natin sinasabi na mali yung thinking na ikaw ay mag-deserve. Pero most of your hurts is because of that word, deserve. Kaya tingnan nyo po, ang mga taong entitled, sensitive. Napaka-sensitive na mga entitled. Eh, ako po, entitled. For example, pastor, ba't nasaktan ng mga pastor? Kasi I deserve, entitled for respect. Kapag entitled ka masyado sa isang bagay, sensitive ka. Dapat rinigaluhan ako sa birthday. O yan, entitled ka masyado. Ito po ah, tama naman you deserve the love. Tama naman you deserve the respect. Tama naman you deserve the goodness. But the thing is, life is unfair. You don't always get what you deserve. Unfair kasi ang buhay. We live in a fallen world. Kaya kung isipin mo na ito lagi, dapat mangyari sa'yo yung mga bagay-bagay, masasaktan at masasaktan ka, i-disappoint ka ng buhay because it is really unfair. Kaya tigil-tigilan po natin, ha? I-manage po natin yung deserve mentality. Kundi, lagi ka na lang madi-disappoint. Oh, for example po, para po makita natin, biblical, paano po nakakapahamak yung deserve mentality? Puntahan po natin yung first murder on the Bible, on Genesis chapter 4. So meron dalawang magkapatid, si Cain at si Abel. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. Si Cain po kasi magsasaka o farmer siya. So nag-aalaga po siya ng mga gulay, tatanim ng gulay o kung ano-ano pa, mga fruits. So sometime, sabi nila, mag-offer tayo. Sabay po silang mag-offer sa Panginoon. Eh, si Cain, of course, ha, farmer po siya. Yun ang trabaho niya. Ano ang i-offer niya? Fruits, malamang. Siyempre, wala naman siyang alagang tupa. Eh, yung isa naman, yung kanyang kapatid ay si Abel. Siya naman po ay shepherd. Nag-aalaga ng mga hayop. And Abel also brought an offering. Fat portions from some of the firstborn of his flock. Okay. So tama naman, diba? Based on work, si Cain, ang i-offer niya, prutas o kung ano man, gulay. Si Abel, siyempre, dahil nag-aalaga siya ng tupa o nag-aalaga siya ng mga baka, eh yun ang i-offer niya. And then, nag-respond ang Panginoon. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and on his offering, he did not look with favor. Parang unfair, ha? Hindi kasi, siguro, ha? Bakit si Abel lang ang binigyan ng favor? Parehas naman silang nag-offer. Si Cain, nag-offer din naman eh. Hindi naman sa hindi siya nag-offering. Bakit hindi siya binigyan ng favor? Ang alam niyo po ang sagot? Hindi kasi vegetarian ng Panginoon. Yan po ang doktrina ng mga mahihilig sa mga meat. So, si ang Panginoon kasi, he hates fruits. De, joke lang po yun, ha? Ang Panginoon po, somehow, siguro ha, may kakaiba sa offering ni Abel na hindi natin din naman sinabi on the Bible. But the Lord looked favor with Abel. Si Cain ngayon, tinan nyo, nasaktan. So Cain was very angry and his face was downcast. Pambihira, hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi pala siya mahilig sa gulay. De sana eh, dumekwat man lang ako ng sheep doon sa isang inaalagaan ni Abel. Nagalit siya. Bakit po nagalit si Cain? Because he wants also the favor of God na hindi niya nakuha. So tayo din, kaya po tayo nagagalit because you want something but you don't get it. Or you want something but someone get it. Gusto mo maging honor roll, maging valedictorian, iba ang naging valedictorian. Sip-sip kasi kay teacher, sasabihin mo naman. Gusto mo yung isang bagay, you think kasi you deserve it. Eh yung iba ang nakakuha, iba ang na-promote. Ikaw ang overtime ng overtime mo, bakit siya ang na-promote? Nasaktan ka because you want something, you think you deserve it, pero iba ang nabigyan. Si Cain din po, ang problema niya ay ganito. Gusto niya naman ng favor ng Panginoon. Kaso, sa harap niya mismo, ha, parehas sila, sabay sila nag-opening, sa harap niya mismo, pinakita ng Panginoon, ayaw sa kanya. O hindi siya binigyan ng favor.
He thinks he deserved the favor of God, pero sa iba binigay. Now, ito na po ang nangyari. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? Cain, ba problema? Ba't nagtampo ka na naman? Masyado kang sensitive, ha? Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Oh, ito po ha. Tinagtanungan, inassess mo na ng Panginoon, kina-counseling. Oh, nagka-counseling ang Panginoon kay Cain. Cain, ano ba naman yan? Galit ka na naman, masyado ka na kasi mangot ka na naman. Ano ba problema? Kung ginawa mo naman ang tama, hindi ba kita bibigyan ng favor? Ito po ha, it's a word ng Panginoon. Cain, huwag kang magalit. I am giving you a second chance. Mag-offering ka ulit. Kung gusto mo pala ang favor ko, eto, Cain, ayusin mo. Itama mo. Kasi kung hindi mo itatama, ayan ha, but if you do not do what is right, sin is crouching at your door. So meron na siyang hurt, binibigyan ng chance ng Panginoon na itama ang kanyang hurt. Kung hindi niya daw itatama ang kanyang hurt, magkakasala siya. O, ito pala ha, hurt is not a sin. Hindi kasalanan na ikaw ay masaktan, but hurt is an open door to sin. Pintuan po siya para ikaw ay magkasala. Hindi ka pa nagkakasala kapag nasaktan ka, pero kapag hinayaan mo ang iyong hurt deep inside your heart, sin is crouching at your door. Andyan na, kumakatok na ang kasalanan sa'yo. So si Cain, binibigyan ngayon ng chance. Cain, para hindi ka magkasala, i-address natin yung hurt mo. Ayusin natin yung hurt mo. Binibigyan siya ng grace ng Panginoon. Now, Cain said to his brother Abel, "Eh na, ito ang problema. Ito ang naging reaksyon ni Cain. Tinawag niya yung kanyang kapatid. Inaya niya sa field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him." Oh, ang hurt po pala, nakakapatay. Kapag ililef mo siyang unaddressed, it will fester, lalala, lalaki, magnanana until you committed something dangerous or something worse. Like on this case, pumatay. Ano lang po ang root cause ng pagpatay ni Cain kay Abel? Yung entitled spirit. Masyado siyang entitled to the favor of God. Binibigyan na ng chance ng Panginoon. Hindi pa niya ginawa until he kills. O mga kapatid, ingat po kayo sa pagiging entitled nyo. Ang entitled nyo, nakakapatay. Entitled ka masyado sa kalsada. Dapat ako mauna, ginigit-git mo lahat. Masyado ka entitled, makakapatay ka o ikaw mamamatay. Kaya mga to po ha, my heart is that, ang problema po sa ating mga Christian today, maraming Christian entitled. Naglingkod naman ako, ba't di ako binibigyan ng blessing? Bakit siya binibigyan? Alam mo, yung entitlement mo na yan, nakakapatay yan. Kaya ingat mga kapatid. Ha? Oh, three directions of your hurt. Based on the story, may tatlong direction kung saan mo tinatapon ang yung hurt. Una, yung self mo. Kapag ikaw ay nasaktan, ang sinasaktan, karaniwan na, yung ibang response. Sinasaktan ang kanilang sarili. Masyado nagpipity party, kawawa naman ako. Hindi nila ako pinapansin, siguro I'm not worthy, siguro hindi ako maganda, siguro pangit ako. Sinasaktan mo ang sarili mo. That's one of the direction of hurt. Yung iba naman, they hurt others. Kung hindi nila sinasaktan ang kanilang sarili, sasaktan naman nila ang ibang tao para maramdaman nila lahat ng pait, puot na kanyang naipon sa kanyang loob. Kaya yung mga iba po, sabi nga po ng mga psychologists, yung mga taong bully, no, kaya kung meron pong mga bully dito, the reason kung bakit bully sila is because they were bullied as well. Self-defense mechanism po nila yon. Kaya sila nang bubully. So ang kanilang direction, nung kanilang hurt, dahil binuli din sila, mambubuli din ako ng ibang tao. Others. So ano po, kung ito po ay self, kung yan lang po ang direction natin, we are all doomed.
wala na pong mangyayari sa atin. Magkakasakita at magkakasakita na po tayo. Hindi na matatapos yung hurt cycle dito sa mundo. Pero meron pong ikatlong direction. I hope that you learn this direction. That on this preaching, that bago po kayo umalis, matutunan nyo when you address your hurt, there is another direction for your hurt, and that is the grace of God. When you hurl your hurt to the grace of God, then healing starts. Ikaw po ay mahihealed lang kung marunong kang ituro ang iyong hurt to the grace. Because when life hurts you, point it to His grace. Ituro mo to sa Kanyang grasya sa'yo. Hey, I'm not just talking about pray ka eh. Gusto ko pong maunawaan nyo, kapag naunawaan nyo ang grace, mauunawaan nyo ang healing ng Panginoon. Mauunawaan nyo how to handle your hurts. Ang nakakatuwa sa grace, siya po ang pinaka-contradicting sa root cause of hurt. Diba yung word na grace? It means, ang root niya kasi eh, kung gusto mong intindihin ang grace, you need to understand and approach grace as undeserved. Kung ang root cause ng hurt ay deserve ko to, I deserve to be treated this way. Ang grace, ang kanyang sinasabi, I don't deserve this. It's an attitude, it's a spirit na kapag nakikita mo, Lord, lahat ng binigay mo sa akin, lahat ng meron ako, undeserve ko to. And that's the only time that you will be healed. Kapag tinanggal mo ang entitlement sa'yo, kasi kung usapan lang namang deserve mga kapatid, we deserve hell. That's the point. Yes, you deserve to be loved. Pero kung usapan, punta na po tayo sa worst case scenario. Kung deserve mentality ang pagaganahin mo, I tell you straight on your face, we deserve hell. Kaya nga nag-intervene ang grace. Kinancel niya ang hell na deserve mo and undeserved ka ng langit. Kaya mga Christians, gusto ko pong bumalik tayo. Some Christians are so entitled sa langit na hindi nila naunawaan. Kaya mo sinasasabi lang yan dahil undeserved ka at the first place. You are not deserving, we are not deserving at all. Tingnan niyo po kung paano bumalik ha. Ganito po para maunawaan niyo ang grace, the power of the grace of God. Explain po natin, ha? There is this parable, sikat na sikat, alam na alam po natin yan, the parable of the lost son, the parable of the prodigal son. Tingnan niyo po ang story, ha? Saan po nag-umpisa yung squanderous life nung prodigal son? Saan nag-umpisa yung paglustay niya ng yaman ng kanyang tatay? There was a man who had two sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of that estate." So he divided his property between them. Ito na naman. Saan nag-umpisa ang kanyang squanderous life? Sa pagiging entitled na naman. May share ako eh. May mana ako eh. May blessing ako eh. Bigay mo sa akin, ha? Bigay mo na sa akin yung mana ko. I want it now. O yan, ang mga entitled spirit. Yung you want something, yes, alam mo ang mga pangako ng Panginoon. Lord, I want the healing now. Lord, I want the victory now. Lord, I want the breakthrough now. Yan. Yung gusto mo ang isang bagay, you desire it, that's good. Pero yung gusto mo siya ngayon at ngayon na, right at this moment, entitlement po yan. You want something, you want the blessing, you want the share, right now. Yan po si prodigal son. I want it right now. So alam po natin ang storya. Si prodigal son, linustay niya lang yung lahat ng napakadaming yaman ng kanyang tatay na yon. Nung wala na siya, babalik na siya ngayon sa kanyang tatay. When he came to his senses, nagising kasi ang kinakain na feeds, ang kinakain na yung pagkain ng baboy, yung po pala nakakapagpabalik sa katinuan. Kaya kung gusto niyo pong umalis ang mga toyo na mga kasama niyo sa bahay, pakainin niyo ng pagkain ng baboy. Ayan. They will came back to their senses. O yan po ha, bumalik ang kanyang senses. How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. Buti pa dun sa bahay, yung mga chimaaan namin, yung mga katulong namin, naku, lechon, andoks ang kinakain. Dito eh, puro feeds ang aking kinakain. I will set out and go back to my father and say to him,
Father, I have sinned against heaven and against you. Oh, gumagawa ng script. Ito, gagawin ko. Dadramahan ko ng konti ang aking tatay. Huh? I have sinned against heaven and against you. Tingnan niyo po ha, yung kanyang next line. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Dahil sa sobrang nagising sa katotohanan, kasi nung hiningi niya yung estate, he is definitely saying, mamatay ka na, ama ko. Gusto kong kunin ang pamana ko, mamatay ka na nga, tagal mo mamatay, ha, long life ka eh. Kaya huwag po kayo magpe-pray ng long life para kung gusto niyo makuha ka agad ang mana. O sabi niya, gusto niya nang mamatay, gusto niya kunin ang kanyang kayamanan, so nung siya po ay nawala lahat, nalustay niya lahat, bigla siyang nagising sa katotohanan. Naku, nasaktan ko ang aking tatay. I wish he was dead. Ngayon, hindi na ako karapat dapat na maging anak niya. Ang karapat dapat na lang ako, siguro kung gugustuhin niya, magiging servant, pwede na sa akin yun. Okay? Now, he realized something that he don't deserve. Alam nyo, ang natutunan ko sa story na to, restoration comes from knowing what you don't deserve. God can only restore you when you know that you don't deserve His restoration. Kung alam mo lang kung ano ang pinagagawa mo sa Diyos, kung alam mo lang kung gaano kadami ang nakalistang kasalanan mo sa kanyang harapan, mahihiya ka. Merong holy na hiya. Ha? Hindi ko po sinabing mahiya kang lumapit sa kanya. Mahiya ka. You don't deserve anything of this. Kaya nga kung ikaw po ay naglilingkod dito, hindi yan dahil magaling ka. You don't deserve it at the first place. Pero binigay niya sa'yo. Now you will understand grace. Ang approach kasi ng marami sa grace is that kung ano ang kayang ibigay ng Panginoon. Pero wait lang, tama naman yun eh. Pero sana maunawaan mo na walang grace kung hindi mo nauunawaan what you don't deserve. You don't deserve a relationship with Him. You don't deserve the healing. You don't deserve the covenant. That's grace. Kapag naunawaan mo na hindi ka deserving sa lahat ng to, now you will appreciate and approach Him differently. Kaya ako po, when I learned this grace, this shade of grace, maunawaan mo na, Lord, sige, kahit hindi mo ibigay ngayon, Lord, okay lang ako. Hindi na ako masasaktan, hindi mo bigay yung promotion, okay lang sa akin. Lord, hindi mo ibigay yung hinihiling ko, okay lang sa akin, Lord, kasi grace lang to eh. I don't deserve anything of it. Eh yung ibang mga Christian, masyadong demanding sa Panginoon. Magtatampo porque hindi walang answered prayer. Mga kapatid, walang obligasyon nga eh. At the first place, walang ang obligasyon ng Panginoon to answer your prayer. If you approach it in the lens of grace. Eh, meron pa akong nababasa. Uy, answered prayer. Uy, kaya sinagot ng Panginoon kasi babait ka. Hindi! Sumagot ang Panginoon just because He is faithful to His word. Hindi yan dahil sa'yo. Kaya huwag niyo pong sabihin, uy, kaya maraming blessing si pastor kasi naglilingkod yan sa Panginoon. Hindi, hindi. Don't use the word na naglilingkod siya, he deserve the blessing. Hindi. We don't deserve any of it. Binigay niya. Sabi nga ng Panginoon, tinan niyo yung medyo unfair na word ng Panginoon na masasaktan kayo kung uunawain niyo. The Lord is merciful to those who wants to be merciful. Ibig sabihin eh, merciful ang Panginoon sa'yo kasi gusto niya lang. Hindi dahil sa mabait ka. Gracious siya sa'yo dahil gusto niya lang. It's all because of Him. Ang problema ngayon, when we enter and approach the grace of God, nagiging para sa atin. Nagiging, it's all about us. No, grace is all about Him. Okay? I want you to understand something about grace. Grace is, yes, receiving what you don't deserve. That's really grace. Binigay ng Panginoon sa'yo something that you don't deserve. Grace po yun. Blessing, grace yan. Victory over your family, grace yan. Salvation, grace yan. Everything, grace po yan. You don't deserve any of it. Pero wag po kayong tumigil dyan. Kung yan lang po ang nasa isip nyo, eh, you will miss the greatest part of grace. The greatest part of grace, hindi yung natanggap mo kung ano ang hindi mo deserving. The greatest part of grace is this.
while knowing that Christ received what he didn't deserve. May kapalit kasi nung binigay niya sa iyo what you don't deserve. Huwag niyo pong tanggalin sa equation ng grace yung ginawa ni Kristo. Kapag ginawa mo yan, you will be an entitled person. Sana po maunawaan natin na kaya merong grace kasi merong kumuha ng what you deserve. Merong deserving ka ng hell, deserving ka ng pain, deserving ka ng torture, deserving tayo of poverty, but Christ received what he didn't deserve. The beauty of grace is this, the Son of God, that someone na hindi naman kailangan tayo, someone that stands alone beautiful, siya mismo kahit hindi niya tayo iligtas, he will be self-sufficient, kaya niyang mahalin ang kanyang sarili, wala naman tayong maidadagdag sa kanya, sa totoo lang eh. Pero bakit ginawa niya yon? Yung mga bagay na hindi siya deserving, deserving ba siya ng insult? Deserving ba siya ng pain? Deserving ba siya ng suffering? Deserving ba siya ng cross? Hindi naman siya deserving ng lahat ng to. Yet, he did it so that grace will be established. Eh, ang problema, ang grace, nagiging gift na lang. Remember, grace is a person, not a gift. Nagiging regalo na lang siya sa'yo, kaya itinatrato mo lang siyang regalo. Grace is about Christ. If you understand this, you will address your hurt right. Maunawaan niyo po sana to, na kaya meron kang healing, na kaya meron kang restoration, dahil merong na-receive si Christ na hindi niya naman deserving. Yung Isaiah 53, it's a very great prophecy about the Messiah, the Christ. Tingnan niyo pong mabuti to. This is grace. This is the picture of grace. Surely, he took up. Kaninong pain? It's our pain. It's not his pain. Kinuha niya on the cross. Hindi sa kanya yon. Hindi sa kanya ang pain. Sa'yo yon. Kaya whenever you are in pain today, remember on the cross, he took up that pain. Kinuha niya yon. Hindi sa kanya yon. He don't deserve that pain. And bore our suffering. Kaninong suffering? It's our suffering. Kaya when we see Christ on the cross, it's not Him suffering. Tayo talaga yun. Kinuha niya yung suffering natin. Kaya nga ako po, every time I watch The Passion of the Christ, hindi ko siya mapanood ng gusto kasi I know the implications that all the lashes, all the pangs, all the cries, all the blood, hindi sa kanya yon, sa atin yon, para sa atin lahat yon. Yet, he took it. Yet, ito talaga mo ang ginawa natin. Yet, we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced, again, very clear ang Bible, he was pierced for our transgressions, sa atin yon. Transgressions natin yon. He was crushed for our iniquities. Tayo yon. Kaya everything that happens on the cross, all the pains, all the tortures, sa'yo yon. Sa atin yon. Dapat sa atin nang gawa yon. The punishment that brought us peace was on Him. Kanino napunta lahat ng parusa? Sa Kanya. Which He didn't deserve. And by His wounds, we are healed. Paano ka gumaling nung kinuha niya lahat ng mga sakit mo? Kaya when you are hurting, mga kapatid, kung sinaktan ka ng mundo na to, when life hurts you, you can point it to His grace. Panginoon, nasasaktan ako, na-depressed ako, iniinsulto ako, rineject ako, bitter ako. Lord, kinuha mo lahat yon on the cross. And now you are giving me the healing through the wounds of Christ. Ituro mo sa Diyos lahat ng sakit na dinulot sa iyo ng buhay na to. Lahat ng mga hindi ka nagkaroon, lahat ng mga think mo, deserve mo, ituro mo sa Diyos. Ang Diyos, kinuha niya lahat ng hindi niya deserve. Grace is simply this. Grace is Christ taking what's yours and giving you what's His. That's grace. Kinuha niya ang dapat sa atin. Kinuha niya ang pain. Kinuha niya ang suffering. Kinuha niya ang tribulation sa atin.
That's grace. Alam mo, if God just leave us like that, kung hayaan lang natin ang Panginoon, we'll be self-destructed by our own hurts. Pero ang Panginoon nakialam. And that's the beauty of grace. Walang healing, walang restoration without Christ dying on the cross. Pero bad news, mga kapatid, kahit alam niyo po itong grace na to, sometimes God will not take away the hurt. Merong mga season, merong mga hurts sa'yo na hindi tatanggalin ng Panginoon. Though merong grace na available, though merong pangako ang Panginoon na by His wounds, you will be healed. Kinuha niya na dapat ang sakit mo eh. Kinuha niya na dapat ang offense. Kinuha niya na ang rejection, kinuha niya ang insecurities, kinuha niya ang shame, kinuha niya ang guilt. But there still remains, sometimes, in the providence of God and the sovereignty of God, merong mga bagay na sasaktan ka na hindi niya kukunin. Eh, akala ko ba, pastor, meron ng grace ha? Dapat, diba, all, lahat yun, diba, lahat dapat i-heal niya? Eh, bakit meron siyang mga di kukunin? Ayan, ito na naman po tayo ha. Kapag, if you approach that, deserved mentality na naman tayo, entitled mentality na naman tayo. Lord, bakit di mo kinukuha? Eh, may mga verse-verse pa ng ganyan. Lord, bakit di pa ako umasenso? Eh, meron pang mga verse-verse na ganito. Na Lord, you will prosper me. Bakit hindi mo ginagawa? Again, let's understand. Merong mga bagay talaga na hindi gagawin ng Panginoon. Like for example, sa buhay po ni Apostle Paul. Meron siyang hurt na hindi tinanggal ng Panginoon. Kung sa deserve at deserve lang, mga kapatid, ang usapan, this man deserve it. Na-persecute, na-shipwreck, inalipusta, muntik nang mamatay o namatay na nga. And then, meron lang isang bagay eh. Lord, ito lang, tanggalin mo to. Hindi tinanggal ng Panginoon. This man is a great man of God. He served God diligently. Talaga naman, in signs and wonders, talaga naman, no, markang marka ang pagiging apostle niya. Sinulat niya ang 2/3 of the New Testament. This man deserve it. Kung magiging entitled lang siguro si Apostle Paul, baka nag-backslide na to eh. No? Lord, sa dami kong ginawa sa'yo, maliit na bagay lang, hindi mo patanggalin. Lord, sa dalhat, sa taon na paglilingkod ko sa'yo, sa taon na pagpe-pray ko sa'yo, pagde-devotion ko sa'yo, pag-attend ko ng church, Lord, ito lang, maliit na bagay lang. Again, maliit lang po yung kanyang hinihiling sa Panginoon. Lord, tanggalin mo naman to. Ito po yung prayer niya eh. Sabi niya po sa 2 Corinthians, therefore, in order to keep me from being conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Lord, tanggalin mo. 3 times. Again, this apostle, isang prayer lang siguro. Siyempre, apakahusay. Isang prayer lang eh. Diba dapat answered prayer na? 3 times. Hindi talaga sumagot ang Panginoon sa kanya. Lord, tanggalin mo. Tanggalin mo. Ayaw. But he said to me, ito lang ang sagot ng Panginoon. Ewan ko kung makaka-comfort sa inyo. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ewan ko, kung kayo po yun, meron kang isang bagay, ha? Maliit lang na bagay. Ang daming ginawa sa inyo ng Panginoon na malalaki. Nag-provide siya sa inyo, merong healing na binigay sa inyo, ang daming binigay sa iyo. Tapos isang thorn lang, ha? Ang thorn, di ba, maliit lang? Thorn! Lord, tanggalin mo to. Tapos hindi niya ginawa, nakaka-backslide. Tapos ang sagot pa, my grace is sufficient for you. Parang consolation, no? Sapat na ang aking biyaya sa'yo. Lord, alam kong sapat. Oh. Natutunan ko naman yan all throughout the years. Pero Lord, torn nga lang eh. Tatanggalin mo na lang. Eh, kung si Apostle Paul pa ang usapan na, Lord, kapag tinanggal mo, mas magiging effective ako. Mas marami akong mawi-win. Mas marami kong makukonquer na kingdom kung tatanggalin mo lang itong maliit na bagay na to. But again, the answer of God, my grace is sufficient for you. Balikan po natin, ha? Bakit po ba siya may thorn in the flesh? Sabi po doon, in order to keep me from being conceited. Si Paul, sa sobrang husay, pwedeng yumabang.
Parang tayo lang. Sa sobrang dami mong nagawa sa Panginoon, pwede kang maging mayabang, pwede kang maging entitled. Ako ang pinakamataas ang tithes and offering sa church na to. So I deserve the best seat. Oh, totoo naman. Totoo naman na ikaw. Tinan mo ha, yung things that you could do for God. Minsan, nakakayabang yan. Lord, nagpunta ako sa iba't ibang churches. Nakapag-preach ako sa maraming churches. Lord, siguro naman, deserve ko na magkaroon ng bahay. Oh, tinan mo. Nakakapagpayabang po kasi yung mga accomplishments mo. Kaya ang Panginoon, may regalo sa'yo. Oh, good news mga kapatid. Regalo ng Panginoon sa inyo, thorn. Para hindi ka maging mayabang. Because some hurts are necessary to make you stay on your knees. Merong mga sakit na kailangan iwan sa'yo ng Panginoon para manatili kang mapagkumbaba. Para manatili kang nagpe-pray. Minsan kasi sa sobrang husay mo nang mag-worship, sa sobrang husay mo nang magturo, sobrang husay mo nang mag-preside, tumugtog, bumababa ang Panginoon, nakakalimutan mo na ang personal relationship mo sa Kanya. Some hurts ay iiwan ng Panginoon upang ipaalala sa'yo, anak, you don't deserve anything of it. Pinapababa ka niya. Kaya ewan ko, kung meron ka pa rin mga nananatiling hurts, hindi pa rin ligtas ang family mo until today, God is saying to you, stay on your knees. Stay praying. Stay devoting your life to God. Meron ka pa bang mga hinihiling sa Panginoon na wala pa rin hanggang ngayon, pero puro sakit ang meron ka? God is giving you a message. Stay on your knees. Natili ka lang. Because when you are on your knees, that's the best place for you. Alam mo, hindi kapag nakatayo ka malakas. Kapag ikaw ay nakaluhod, saka ka malakas. Dahil kapag nakaluhod ka, ang Panginoon ang lumalaban para sa'yo. Kapag nakatayo ka, lakas mo yan, talino mo yan. Pero kapag ikaw marunong kang lumuhod at natili kang nakaluhod, ang Panginoon ang kikilos para sa'yo. Kaya even though it hurts, parang wala kang magawa, but God wants you to stay on a place na kung saan dependent ka sa Kanya. You may be so busog na busog ka sa preaching, ang dami mo ng principles. Minsan, kinakaya mo na lang ng ikaw. Ang Panginoon, gusto kanyang turuan. Anak, kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka pa ka-mature as a Christian, kahit gaano ka pa katagal na Christian, kahit pastor ka na nga, kahit apostle ka pa, you need to stay on your knees. You need to be humble before Him. 3 times. Ito naman si Paul. Lord, baka pwede pa. Parang ganun, Lord, pagbigyan mo naman. Lord, 3 times. Lord, healing pa ako. Lord, baka pwede mong tanggalin itong hurts na to? Again, the answer is very simple ng Panginoon. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Can I call on si Jerome? Tignan mo ang sagot ng Panginoon. His grace is sufficient for you. Hindi naman yan sagot eh, para sa isang tao na tumatangis, na Lord, tanggalin mo naman yung hurts. Grace? Ano kinalaman ng grace about my thorn? Ano kinalaman ng grace sa mga hurts ko? Alam nyo, one thing that I found out sa Panginoon, sometimes God gives you victory, not when He takes away the hurt, but when He makes you stay on His grace. So, minsan, ang tagumpay na meron ka ay hindi kapag tinanggal ng Panginoon yung mga masasakit sa'yo. Hindi kapag nagkaroon ka ng breakthrough. Minsan, ang tagumpay na meron ka ay yung simple nandun ka lang sa biyaya ng Panginoon. Right on the grace of God. Akala ko kapag victory ang usapan, breakthrough. Akala ko kapag victory ang usapan, kailangan the walls came crashing down. Akala ko kapag victory ang usapan, kailangan you need to be whole and you need to be healed. Minsan, hindi pala yun ang victory. Ang victory minsan ay nandun ka lang sa biyaya ng Panginoon, just merely surviving. Alam niyo po, ako po, I learned that in a very hard way. Gusto ko pong i-share sa inyo to, hindi para
maglabas lang ng aking sama ng loob. So, first month pa lang po ng aking anak na si Sela. Mahirap po pala talagang maging tatay, of course. First month pa lang po niya, siya po ay na-hospital. He was diagnosed with a severe pneumonia. No? So, it was a very hard and trying times. And nagkasabay pa po noon ang aking mga parents at ang aking bunsong kapatid ay nandito. So, I need nasikasuhin sila at the same time, kailangan ko rin to provide para dun sa pangangailangan ng aking anak. So, na-hospitalize po siya. 2 weeks, 3 weeks, no? Ang bill po namin, sus mio marimarom, no? Talaga nga naman, you will stay on your knees. Okay? Doon ka na lang, wala kang magagawa. Okay? You will stay on your knees. Talagang aabot ka po, almost 200,000 plus. So it really is a hard time for us. But I remember as we go through that, it's a very hard season, it's a pressing season for me as a father. Kasi wala kang magawa during that time. You don't know where to go. You don't know where to cling on to. Eh ako po, hindi po magsasabi ng kahit ano until matapos siya. So, tinapos lang po muna. Kailangan daanan muna namin siya. So, there are a lot of times na kung saan mag-isa lang ako and then I just will cry, no? Kasi hindi ko kaya. At the same time, Lord, saan ko kukunin? Lord, paano kami? Alam mo, hindi lang naman problema yung hospital bills eh. After that, yung demands will follow. Na kung masasaid lahat ng savings mo and all. So, it really is a hard time. And at the same time, ang tinuro sa akin ng Panginoon, the name kasi ng aking anak is Sela Grace. Sela means rest. God is teaching me by her name, rest on my grace. And really, ako po bilang tatay, I want victory, I want success, I want something beyond it. The Lord! Gusto ko ako naman yung kapag-provide. Gusto ko, Lord, mabigay lahat. Of course, as a father, you want the best for your child. So many thoughts have come and crossed my mind. It's 3 months. Ilan na po ba? March yun. April, May, June. Alam niyo po ba, my story, we are just merely surviving. Pero surviving not on my own strength, but by surviving on the grace of God. Wala pong tagumpay, walang financial breakthrough or anything. Walang nangyaring promotion. But simply, we just survive on the grace of God. Ako nga po, hindi ko alam kung saan kukuha. Lord, paano ba kami nakakasurvive? That is still a mystery even up to now. Lord, paano pa ba kami nakakabayad ng bills? Paano pa ba kami nakakabayad ng renta? It's all by the grace of God. Yes, hindi binibigay pa ng Panginoon the breakthrough that we need. Pero masarap pala that you are just merely surviving on the grace of God. God is just handling you. God is just taking care of you. It's a thorn in the flesh. It's hurting. I pray many times, Lord, kailan? How long? Minsan ang problema sa hurts, hindi naman yung present na ikaw ay nasaktan. Minsan ang tanong mo lang, Lord, kailan ba matatapos? Kailan ba matatapos lahat ng bills? I really have so many thoughts, crazy thoughts. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano gagawin ko kapag na-hospital pa. So there are these thoughts, Lord, ano ba? Punta na lang tayo Canada, kasi ngayon nag-open po ulit. So there are these thoughts playing on my mind just to merely survive. Ang prayer ko ay hindi na, Lord, mayumaman eh, just to survive. Minsan ganito po pala mga kapatid. Minsan, hindi binibigay pa sa inyo ng Panginoon yung the success that you need. Hindi pa binibigay sa inyo ng Panginoon yung victory, yung promotion, yung bahay sa'yo. Just the mere fact that you are surviving today, that's the grace of God working for you. Yun ang sinasabi ng Panginoon. My grace is sufficient for you. Anak, sapat ang grasya ko sa'yo. Yes, you are, andyan pa rin yung hurt. Yes, andyan pa rin yung sakit. Andyan pa rin yung constraints, andyan pa rin yung restriction, but still, the grace of God is active and powerful and working in your life. Because remember, when God does not take away the hurt, His grace will sustain you. Andyan ang grasya niya. Sasamahan ka, lalakad kasama mo, and He will sustain you on this thorny path. Mga kapatid, wala pong pinangako ang Panginoon sa inyo that life will be easy or life will be just smooth sailing.
The boat ay andyan lang, mararating mo kung ano mararating mo. Walang pangako ang Panginoon na ganyan. Ang pangako lang ng Panginoon, kahit ano pa ang pagdaanan mo at ganit kano pa yan kasakit, my grace is sufficient for you. Hindi mo haharapin ang hurt mo alone. His grace will sustain you even in the down moment, even in the darkest of times. His grace will lift you up. Hindi mo deserve yan. But still, His grace will sustain you. Kaya when life hurts, mga kapatid, trust His grace. Kahit masakit, pwede mong pagkatiwalaan ang grasya ng Panginoon sa'yo. Because Christ died. Take away all your hurts just to give that to you. Mga kapatid, that's the grace of God. I hope that you appreciate His grace. This grace, yes, sometimes it will take away the pain. Sometimes it will not. But nevertheless, His grace is powerful, active, working in your life. If you understand the grace of God, pwede po bang tumayo kayo? And let us just praise God. Father, today, we are praying. Lord, I know, marami po kami pinagdadaanan at pagdadaanan pa. But I praise, O Lord, that Your grace will continually be big Panginoon sa amin. That we will be consumed by the love. We will be consumed by the grace that You have for us. Father, I pray that You will continually to lift up, elevate us, Panginoon, in the place na kung saan mauunawaan pa namin more of the grace that You have for us. Father, that all the hurts that we may have been, O Lord, o meron kami ngayon, Panginoon, let Your grace cover it and heal us. Make us whole again. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen.